napakabilis ng panahon. 25 taon na pala nang lumubog ang MV Doña Paz. Gunitayin natin ang malagim na pangyayaring ito sa paglalahad ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Ngayong taon na ito, ipinagdiwang natin ang 100th taon ng trahedya ng RMS Titanic na lumubog noong April 15, 1912. Naalala natin ito dahil sa pelikulang kinatampukan ni Leonardo DiCaprio at Kate Winslet, tunay na isa sa pinakamagandang pelikula sa kasaysayan ng daigdig na may hindi malilimutang linyang, Jack, there's a boat! Ang Titanic na may biyaheng Inglaterra hanggang New York sa Atlantic Ocean ang itinuturing na pinakamagandang bapor ng kanyang panahon. At sa kayabangan ng ilan, kanilang nasabi, even God cannot sink this ship. 20 lifeboats lamang ang inilagay nila dahil papangit daw ang paligid ng barko. Lumubog ito sa unang paglalayag pa lamang. Sa 2,224 na sakay nito, 710 o 32% na lamang ang nailigtas. 1,514 o 68% ang namatay. Dahil binigyan ng prioridad na makaligtas sa mga mayayaman, 54% ng nasa third class ang namatay. 52 sa 79 na bata sa third class ay namatay. Hindi kailangan matanda ng mga numerong yan, pero ito ang tatandaan ninyo. Hindi nyo kailangan maging eksperto sa math para makita ninyo na sa trahedyang ito, makikita pa rin ang pagkakahati sa pagitan ng mayaman at mahirap. At ang bumabata ng mga sakunang ganito ay ang mga mahihirap. Kung naalala natin ang trahedya ng Titanic, mas dapat matandaan ang isang mas malaking trahedya dito lamang naganap sa Pilipinas. 25 years ago, ngayong araw na ito, December 20, 1987, lumubog ang MV Doña Paz na biyaheng Leyte patungong Maynila matapos na bumangga sa MT Vector, isang oil tanker sa May Marinduque. Mabilis na kumalat ang krudo nito sa Doña Paz at mabilis na natupok ang barko. 24 lamang ang nailigtas mula sa Doña Paz. Ang opisyal na tao sa manifest ng barko ay 1,583 na mga pasahero at 58 na mga crew sa isang bapor na nakakapaglunan lamang ng 1,424. So, overloaded siya. Ngunit, may mga nagbenta pa pala ng illegal na ticket at higit sa doble pa pala ang sobrang sakay nito dahil sa panahon nito ng Kapaskuhan. Pinaniniwalaan ngayon na 4,000 katao ang nagbuwis ng buhay sa trahedya. Tinawag ito ng Time Magazine na pinakamalaking trahedya pandagat sa kasaysayan ng daigdig sa panahon ng kapayapaan. Muli, sa kaso kapwa ng Titanic at Doña Paz, ang mga pobre at maralita ang naghihirap dahil sa kasakiman ng iilang tao. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Chua.